Mga boss, sa isang iglap, masyadong naging mabilis ang mga pangyayari sa inaasahan ng lahat na third window ng FIBA Asia Cup qualifier matapos na magkansela ang host country na Qatar. Just like that, agad-agad na bumalik si Kai Soto sa US para ipagpatuloy ang kanyang NBA G League career. Muling inako ng SBP ang pagiging host ng third window at ayon sa SBP President na si Alpan Lillo, sa kabila ng lahat ay isang blessings in disguise pa nga daw ang nangyari. Mga boss, welcome sa isa na namang video ni Space Jam PH kung saan pag-uusapan natin ang naging pahayag ng SBP na maging host ulit ng third window para sa FIBA Asia Cup qualifier. At sino nga ba ang tatlong PBA rookie draftees ang matutunog ang pangalan na isasama nila para sa paparating na Gilas Special Draft. Pero bago yan, kung first time ka nga lang dito sa channel natin, huwag mo kalimutan na mag-subscribe. I-click mo na din ang notification bell na nasa tabi nito para updated ka sa mga video na gaya nito. Tara! Mga boss, hindi maitatanggi na madami din sa atin ang nanginayang matapos makansela ang mga laro ng Gilas Pilipinas sa pangalawang pagkakataon ng third window sa FIBA Asia Cup qualifier. Pero madami din ang nagsabi na isa itong blessings in disguise para sa Gilas National Team. Dahil nga Pilipinas ulit ang mag-host para dito ay mabibigyan ng ating national team ng isang home court advantage para sa third window. Maliban pa nga dyan, ayon kay SBP President Alpan Lillo ay minamadali na nila ang sesyon para sa final reading ng pagiging naturalized Pilipino ni Angelo Kouame para tuluyan itong maipasa at makapaglaro na sa Gilas na kung suswertehin nga ay posibleng umabot ito sa third window ng torneo. Sabi niya, "We would like to have him play internationally as early as we could to gain experience." Matatandaan na simula pa nung unang batch last January ay kasama na si Kouame sa loob ng Kalamba Bubble Training Camp na nagsakripisyo at nagpakita ng matinding suporta sa national team. Sana lang talaga ay umabot itong si Kouame, di ba? Para sa akin kasi walang duda, talagang kailangan siya ng Gilas, lalo na sa laban nila sa South Korea. Ilan pa sa mga karagdagang sistema ng SBP ay ang pagkuha o pagdagdag ng Gilas Special Draftees ngayong paparating na PBA Rookie Draft. Una nang nabanggit ng SBP kamakailan ang plano nila tungkol dito. Ayon sa ilang mga source na nabasa natin, ilan sa mga PBA Rookie applicant na napusuan ng SBP para magsilbi sa national team ay ang 25 years old Filipino-Australian 6'2 guard from California Baptist University na si Jordan Heading na dati na ding naglaro sa Alab Pilipinas at Batangilas. At ang minsan na din naglaro sa Alab ang 24 years old 6'8 big man from National University na si Shadi Rangel. At ang 23 years old 6'3 guard from UP Fighting Maroons na si JD Tungkab. Huling nakita si Tungkab na naglaro sa national team noong second window sa FIBA Manaba Bubble. Kaya malamang alam na din niya ang sistema ni Coach John Wichico at Coach Tab Baldwin. Well, this time around, masasabi ko na mas okay itong tatlo na to kumpara sa iba pang mga rookie applicant. Feeling ko kasi isang rason bakit nag-interest sa kanila si Coach Dab, isang factor dyan malamang, maliban sa mga bata pa itong mga to, meron na rin silang experience pagdating sa international basketball, di ba? By March 14 gaganapin ang PBA Rookie Draft, so it means mga boss, dahil sa kanilang commitment sa national team, malamang sa malamang na isama na din sila ni Coach Dab sa pinakabagong Gilas Pool. Dahil nga sa nangyaring kanselasyon ay napilitang itigil ng SBP ang bubble training camp ng Gilas Pool sa Calamba City, Laguna. Ayon pa din sa SBP ay hindi nga daw nasayang ang isinagawa nilang pool dahil parte pa din ito ng kanilang long term of preparation para sa 2023 World Cup. Sa ngayon ay wala pa ding petsa na inilalabas ang FIBA organization para sa third window pero inaasahan ng karamihan na gagawin ito bago matapos ang buwan ng Marso. Pero kasabay ng Clark City, Pampanga, isa din ang Lebanon na mag-host ng isang bubble tournament. So yun nga mga boss ang maikling update natin sa ating Gilas National Team. Para nga ba sa inyo ay isang blessings in disguise na may tuturing ang pagkansela ng FIBA Doha Bubble para mas maging handa ang ating national team, particular sa pagharap nila ng South Korea. I-comment nyo lang sa baba at isa-isa nating babasahin yan. Tara, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ito ang Space Jam PH. Adios!